Meanwhile. Hi guys! For today's video, ay magbibigay ako ng 5 tips kung paano nyo mapaparami ang mga reacts nyo sa inyong Facebook account. So, disclaimer, I am not famous. Hindi po ako famous sa FB or sa kung saan mang social media platforms. Okay? Yung tips na bibigay ko sa inyo is my personal experience sa tagal kong gumagamit ng Facebook and also talagang nag-work siya sa akin. Legit talaga siya, guys. Nag-work siya sa akin and I hope na mag-work din siya sa inyo. So, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, I don't forget to subscribe and also hit the notification bell para ma-notify ka every time na mag-upload tayo ng bagong video. Also, like and share na rin. So, without further ado, let's get started! Don't mind the background na guys. Wag na wag mo nang pag-usapan yung background. Napaka ma-issue nyo. So, don't mind the background na lang po guys. Nasa labas po ako. Nag-film ngayon. Kasi nga, napaka-ingay po talaga sa loob. And talaga nakaka-distract yung ingay guys. We're 5 tips kung paano nyo mapapalami yung reactors nyo sa Facebook. Tip number 1. Always be active. So, napaka-easy lang niya gawin guys. Napakadali niya lang gawin. Yung pagiging active nyo sa Facebook account nyo is talagang napaka-importante. Hindi ka na nagiging updated sa mga nangyayari sa social media, but also na ma-manage mo rin yung account mo. The more na active ka, the more chances na yung account, yung mga post sa account mo, na isasuggest siya ni Facebook sa ibang tao. Ewan ko kung napansin nyo, minsan kung nag-o-open kayo ng Facebook nyo, may mga umaapir sa newsfeed nyo na mga post ng ibang tao na kahit hindi nyo naman kilala, hindi nyo naman siya friend, pero nakikita nyo yung mga post niya. It's because, yun nga, nasasuggest ni Facebook yung mga post nyo basta naglagay kayo nagiging active. Isa rin sa advantage ng pagiging active guys is halimbawa, noon napakarami mong reactors noon, 500 plus, 600 plus, 1k, ganon. Then pag yung account nyo, pinabayaan nyo yan, pagbalik nyo, yung mga reacts na yon bababa yun guys. Yun talaga, yun yung disadvantage pag hindi ka nagiging active. Hindi ko naman sinabi sa inyo na gugulin nyo na yung buong araw nyo, buong oras nyo sa pag-Facebook kasi napakamali din yun guys. Napakalaking mali din yun. Hindi na kayo nakakatulong nun, diba? So, I suggest 1 to 2 hours, mga ganun lang nakaka-online kayo. Okay na yun guys. At least sa isang araw is nakaka 2 to 3 times on nakaka-open kayo ng Facebook account nyo, okay na yun guys. Napakalaking tulong na rin sa inyong account. So, I suggest talaga na maging active kayo sa inyong Facebook account. Napaka-effective. Second tip, post something. Kahit ano, mag-post, basta may i-post ka, daily pics mo ba, mga shared posts, shit posts, kahit ano, basta at least mayroon kang naipo-post everyday. So, alam niyo yun, yung advantage din ng mayroon kang post, lagi ka nagpo-post is, hindi lang nagkakaroon ng laman yung Facebook account mo, but also nakikilala din ng mga friends mo yung account mo kasi nga meron kang post lagi. Kung lagi ka nagpo-post, it means lagi kang active. And kung lagi kang active, sinabi ko nga kanina na ma-manage mo na maayos yung account mo. So napakalaking tulong na rin nun guys para sa inyo, klaro na sa mga alam niyo yung gusto talaga magkaroon ng napakarami ng reactors. So hindi ko naman sinabi na pa fame. So yun nga, yung mga reactors mo kasi parang mga ano mo na yan, mga friends, mga
mga collections, mga pets, mga ganon. Pero gusto namin payop yung ano mo reactors mo. Okay. Yung pagiging yung mga reactors mo, pag hindi mo sila pag hindi mo sila ilalagaan na maayos, aalis at aalis talaga 'yan. Talagang kung pwede lang i-block ka na, i-unfriend ka na. So pag inalagaan mo sila na maayos, hindi sila magdadalawang isip talaga na mag-react sa mga post mo. Third tip, publicity. So alam niyo 'yun, guys. Minsan kasi nagpo-post tayo ng kung ano-ano, pero hindi natin alam na yung mga post natin is hindi siya nakikita, hindi siya nakapublic, no? So napakalaking tulong din ng pag-turn on mo into public yung privacy ng mga post mo, kasi nga hindi lang friends mo yung nakakakita noon, lahat, no? Lahat, kasi nga nakapublic siya, so lahat ng gumagamit ng Facebook users nakakakita nun. Ngayon, sinabi ko rin, yun nga yung sinabi ko sa inyo na meron, minsan nga merong umaapir sa mga news feeds natin na hindi naman natin fans, pero nakikita natin yung mga posts nila. Kasi nga, ganun yun, nakapublic yung mga ano nila. So, napakarami namang tutorial sa YouTube kung paano nyo mapublic yung mga posts nyo. So, mabibigay na lang siguro ako ng link sa description para panoorin nyo siya, guys. So, napakadali lang. So, isa rin siya sa mga ginamit ko noon, kasi nga noon hindi talaga nakapublic yung, hindi ko talaga alam kung ano yung ano meaning ng mga ganyan. And then nga, yung sinubukan ko, tinignan ko nga siya sa settings, sa privacy settings kasi siya, guys. Yun nga, kaya hindi ako nakaka-gain ng maraming reactors, maraming reacts, kasi nga hindi nakapublic yung mga post ko. Tip number 4. Say no to HB or heartback, RBDP o kung ano man yang mga pag-imik, okay? Huwag na huwag kayong papatol, guys, sa mga heartback. Pero di ko naman sinabi na masama yung mag-umamit ng heartback, okay? Hindi naman yung ano. Sa ang akin lang is, yung mga nagpapa-heartback kasi, nakakagiin lang sila ng reacts kasi nga nagpapa-heartback sila. Di ba nga yung nag-heartback is nagko-comment pa nga sila sa mga post or mga profile pic, mga ganon. Kung kapit ka sa heartback, kapit ka sa HB, hindi ka makakagain ng totoong pamatagalang reacts, mga reactors, kasi nga yung HB kasi ikaw yung mismo parang ikaw yung mismo kumukumbinsi, diba? Ikaw yung mismo kumis, oh, ikaw ito, i-heart mo yung akin kasi nga hinart ko yung sayo. Yung parang ganun, no? So wag na wag kayong kakapit sa heartback or something na mga ganyan, kasi hindi talaga nakakatulong sa pag-grow ng mga reactors ninyo. Mas better pa rin talaga yung reactors na talagang nandyan as always, na kahit hindi mo sabihan na oy heartback mo yung akin kasi nga hinart ko yung sayo, mas mabuti pa rin talaga yung ganun. Okay, ito na nga yung last pinaka-favorite, ito yung ginawa ko nitong quarantine, and yun, talagang nag-work siya, guys. Tip number 5, unfriend and add friend. So mostly kasi sa yung Facebook kasi is meron lang siyang 5,000 limits na mga friends ninyo. Alam niyo yung akin kasi noon, yung bago yung quarantine, talaga yung reacts ko is napakaliit lang talaga, guys. Swerte na nga yung umaabot ako ng 200, 100, guys. Pero noon kasi talaga, as in, napakaliit na ng reactors ko. And then, hala, sige, go! Okay. Manok. May pa-epal naman, no? Okay. Yun nga, napakaliit na ng reactors ko noon. Then, I just found out na, nung tinignan ko yung mga friends ko, yung list friends list ko, nakita ko siya, guys, na napakarami kong old friends. Kasi nga, mostly naman talaga sa atin, no, lalo na, actually, share ko lang talaga to sa inyo, share ko lang. yung Facebook account ko kasi, is nagawa siya when I was I was elementary. So, napaka-jeje ko parang sa ngayon, guys. Kahit sino na lang yung mga judgy times natin, kahit sino ina-accept, kahit sino na lang ina-unfriend natin, ina-add natin, kasi nga jeje pa tayo the time, guys. Ano ba yun?
talaga yun, sinignan ko yung friends list ko, nakita ko na napakarami ko palang ang mga old friends na talagang hindi na active sa Facebook, mga ganon. So isa rin yun sa mga, kaya hindi dumadami yung mga reactors nyo, kasi nga yung mga friends niya, pakarami yung old friends na talagang hindi na active or wala na talaga connections sa social media or mga ganon. I suggest talaga na magbawas kayo ng mga old friends nyo. Magbawas kayo at the same time magdagdag kayo ng bago, no? Mag-add friend kayo ng bago. Yung talagang sa tingin nyo active as always, yung talagang kayang mag-active or Facebook life, mga ganun, yun na rin yung i-add friend ninyo. Okay? Also, talaga makatutulong siya sa inyo, guys, pag-grow ng reactors nyo. So, yun nga, guys. Yun yung 5 tips ko sa inyo. And I hope na i-follow nyo siya, guys. Hindi naman siya mahirap i-follow. Basta meron lang kayong patience at sipag na gawin siya, guys. Lalo na yung pag-unfriend and pag-unfriend. Kasi nga, napakahirap nun. Lalo na kung marami ka talaga kayong old friend. It takes time talaga yung pag-unfriend, guys. Pero worth it naman din pag nagawa nyo talaga siya. I hope na nakatulong tong video na to. And kung nakatulong man, sana maglagay kayo ng comment. Yung mga feedbacks nyo, kung talagang nag-work ba siya sa inyo. And talagang ikatutuwa ko po yun. Okay, so ito na po. Patapos na po yung video. And I hope na nakatulong talaga ako ng napakarami sa inyo. Hindi po siya pa-fame. Ewan ko lang sa inyo kung gusto niyo yung ma-famous talaga, pero yung suggestion ko po, kayo na rin po yung gagawa ng paraan para mas ma-improve nyo pa yun. Talaga nag-work po siya sa akin, I hope na mag-work din po siya sa inyo. So kung hindi mo pa napipindot yung subscribe button, ipindutin mo na. Huwag kang mag-alat, eh, no? Pindutin mo rin yung notification bell para ma-notify ka every time na may bago tayong upload. And also, don't forget to like and share the videos na rin po. And